alam na po nating lahat na wala po dito si Soljen. So we ask and now recognize Deputy Speaker Rodante Marcoleta of Saguip Party List to deliver the opening statement of those opposing the franchise application of ABS-CBN. Hold up. Deputy Speaker, you're now recognized. Meron po akong pin-repair na konti ring slide. Sana po may ipakita muna bago ako magpatulong. Pwede po, Deputy Speaker Marcoleta. No, ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. My distinguished colleagues, hindi po nag-comply sa batas ang ABS-CBN, kaya hindi po sila pwedeng lumabas at magpalabas. Those opposing the franchise application of ABS-CBN will show with clear and convincing evidence that ABS-CBN did not comply with the terms and conditions of its franchise as well as our laws and the Constitution. In fact, they will show in the succeeding hearings of the Committee on Legislative Franchises that ABS-CBN deliberately and with impunity violated the conditions of its legislative franchise and more so of our laws and the Constitution. Matagal na po kasi ang mga aligasyong ito. Hindi mamatay-matay, lumulutang sa internet, nasa labi ng mga Pilipino. Hindi seryosong binigyan ng pansin. Bakit po? Ikong ang bibig ng may kakayahang magsiwalat nito dahil takot sa maimpluwensyang network na kayang sirain ng tao, kandidato man o hindi. Salamat at ganap na nanindigan si Speaker Alan Peter Cayetano at hindi inalintana ang mga tuligsa sa kanya at pinayagan niya na magkaroon ng patas, bukas at malawak ang pagtinig sa mga ligasyong ito katulad ng nagaganap sa araw na ito. Ang banggit nga po sa John 8:32 ay ganito, "And you will know the truth, and the truth will set you free." Violation of the Constitution. Number one, franchise is longer than 50 years. Hindi na po dapat payagan itong pagre-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. Dapat na pong isara ang pinto para sa kanila. Bakit po? Because the ABS-CBN has been using the airwaves for more than 50 years. 53 years today to be exact. Our Constitution says that Congress can grant a franchise of up to 50 years only. Taong 1957, nang makuha ni Don Eugenio Lopez Sr., may-ari ng Chronicle Broadcasting Network o CBN, ang Alto Broadcasting System o ABS. Simula po noong 1967 ay naging ABS-CBN na po ang tawag dito dahil sa merger ng ABS at CBN. Kung susumahin po natin ang prangkisa nito simula noong 1967, ay 53 taon na po itong gumagamit ng airwaves magpahanggang ngayon. 63 years naman po kung susumahin natin mula po ng pagkakakuha ng CBN sa ABS noong 1957. The Committee on Legislative Franchises should not allow itself to be used by ABS-CBN to again circumvent the Constitution and violate the categorical 50-year limitation imposed on franchises. Hindi na po dapat buhaying muli ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN sapagkat ayon po sa ating saligang batas, ang buhay ng prangkisa ay hindi dapat lumampas ng 50 taon. It's a revolution.
Siguro po may mga ngatwiran at sasabihin ang ganito. Eh, sinara naman nung Marcelo ang ABS-CBN. Di po ba? Dapat huwag bilangin ang panahon na yon. Tanggapin po natin sandali na isinara nga ang ABS-CBN simula September 23, 1972, pagkatapos na ideklara ang Martial Law. Pero hindi po ba nagbukas din ito agad matapos na ito ay mabawing muli ng Pamilya Lopez noong EDSA Revolution? Hindi ba't kulang-kulang 13 taon din po ang namagitan na panahon? So let's assume that we subtract 13 years from the 63 years that ABS-CBN has been in operation starting 1957 when CBN acquired ABS. Hindi ba't 50 taon din po ang magiging resulta? Ibig pong sabihin, tapos na at paso na pa rin ang prangkisa ng ABS-CBN with or without martial law. Hindi ba't sobra-sobra pa rin ito at lalabag pa rin sa ating saligang batas? Naging palasak nga noong panahon ng martial law ang kantsaw na tama na, sobra na. Subalit ang mahalagang tanong po ng taong bayan na hindi pa nasasagot magpahanggang ngayon ay kung paano biglang nabawi ng mga Lopez ang ABS-CBN mula sa pag-aari ng gobyerno pagkatapos maitalaga ang Cory administration. Sinulatan po noon ni dating Senador Lorenzo Sanyata ang Presidential Commission on Good Government na isoli na sa mga Lopez ang ABS-CBN kahit may arbitration pang nagaganap sa pagitan ng pamahalaan at ABS-CBN na i-turn over po agad ang istasyon ng ABS-CBN sa mga Lopez sa kabila ng wala pang pagtukoy sa tunay na pagmimeari nito ayon sa kautusan sa Board of Administrators na binuo sa Letter of Instruction Number 1 ni Pangulong Cory Aquino. Sa ngayon po ay wala man lang mailabas na papeles tungkol dito ang PCGG. Nagbayad po ba ang ABS-CBN sa Administrasyong Cory Aquino? Nag-public bidding po ba? Bakit tila ura-urada at habang magulo pa ang lahat dahil katatapos lang ng EDSA Revolution ay biglang napasakamay na muli ng mga Lopez ang ABS-CBN? Nakabatay po ba ito sa batas? Hindi po ba dapat sagutin ng ABS-CBN ang mga tanong na ito upang mapanugot po ang dapat na managot kung mayroon man? Foreign ownership. Puntahan naman po natin ang muling pagbubukas ng ABS-CBN noong 1986. Pati po kasi noong panahon yun ay may paglabag na rin sa ating saligang batas. Ano po kaya yun? Dahil Amerikano at hindi Pilipino ang may-ari at namahala sa ABS-CBN na maaaring ipinagbabawal ang saligang batas. Congress should deny the franchise application of ABS-CBN for its clear violation of the Constitution requiring 100% Filipino ownership and management of mass media companies. ABS-CBN's former president, Mr. Eugenio Gabby Lopez III, was an American citizen when he took the helm of the company in 1986 as director, then president, and then chairman in the later years. It was only in 2000 that he petitioned for recognition of Filipino citizenship and was issued a certificate of recognition as a Filipino citizen in 2002. At kahit sabihin po nating wala na ngayon sa management ng ABS-CBN si Ginoong Gabby Lopez, nagpatuloy pa rin ba sa paglabag sa saligang batas ang ABS-CBN? Opo. Dahil magpahanggang ngayon ay nagbebenta pa po sila sa mga banyaga, mga hindi Pilipino, ng pag-aari o ownership rights ng ABS-CBN. Through an intricate web of corporate layering, ABS-CBN lets non-Filipinos to own its common shares through the issuance of Philippine Depositary Receipts o PDRs. In September 1999, the ABS-CBN Holdings Corporation offered 132 million Philippine Depositary Receipts underlying the 132 million common shares of ABS-CBN. Immediately prior to the closing of the PDR's offering, Lopez Incorporated, the main stockholder of ABS-CBN Corporation,
transferred 132 million ABS-CBN shares to ABS-CBN Holding Corporation, its alter ego. With the many rights afforded to the holders of these PDRs, most of whom, if not all, are foreigners, ABS-CBN Corporation virtually allowed these foreign holders beneficial ownership and potential voting rights. This is a circumvention of the strict foreign equity restriction imposed by the Constitution on mass media companies. Quite obviously, the ABS-CBN PDR instrument, a creative financial mechanism, is being used as a subterfuge to indirectly own the underlying ABS-CBN shares of stock. Violation of workers' rights under the Constitution. ABS-CBN violated the rights of its own workers. It denied them their just share in production as required by the Constitution. It committed unfair labor practices, which consequently denied its employees the benefits required by law to be provided to all employees. Isang halimbawa po dito ay ang asunto na isinampan ng halos isang daan o mahigit sa isang daang manggagawa ng ABS-CBN sa National Labor Relations Commission o NLRC dahil sa pagtanggal sa kanila dahil sila raw ay mga talents lamang at hindi mga regular na empleyado. Nanalo po ang mga manggagawa sa NLRC at maging sa Court of Appeals. Bakit hindi na lang nila sinunod ang hatol at umapila pa ang ABS-CBN sa Korte Suprema? Ito ba yung sinasabi po kanina sa opening salvo na ang pagmamahal sa kanilang kapamilya ay ganun na lamang? Mali naman po yata na sabihin ng ABS-CBN na lampas sa 11,000 ang mga empleyado nito dahil kung ito po ay masusi nating iimbestigahan, may 2,606 na po at isa lamang, 2,661 ang mga regular na empleyado nito. Ang karamihan po o mahigit na 8,500 na kawani ng ABS-CBN ay tinagurian nilang independent contractors. Ayon po sa ating labor code, kapag pang-regular ang tungkulin ng isang manggagawa, dapat siyang gawing regular employee. Hindi dapat contractual. Hindi dapat independent contractor, talent, o kaya project worker lang. Malinaw na labag sa batas ang ginagawa ng ABS-CBN. Sana ay ibalita rin po ito ng TV Patrol upang mabunyag ang libo-libong endo sa kanilang bakuran. ABS-CBN has not regularized its contractual workers and talents despite performing the functions of regular workers. It even forced some of its workers to sign employment contracts containing waiver of the right to regularization. And those who refused were unceremoniously terminated from work. ABS-CBN has subcontracted most of its production work to subcontractor production companies, despite the fact that production is directly related to its core business. These production entities are paid minimally, whose workers obviously get lesser benefits and take-home pay compared to ABS-CBN's regular employees. And yet, the profit generated by ABS-CBN from its independent production companies appear greater than its expenses, especially those expenses that are even deductible for income tax purposes. Kung kaya't hindi po may kakaila sa publiko na napakarami ng labor cases na inarap at haharapin pa ng ABS-CBN, ang masaklap pa po dito ni hindi nagbibigay ng contribution ang ABS-CBN para sa benepisyo ng kanilang mga empleyado. Dahil po sa 2,661 lang ang regular employees nito, ang mga ito lang ang may benepisyo. Ang iba po na mahigit 8,500 na nagtatrabaho sa ABS-CBN ay wala po ni katiting na government mandated benefits na natatanggap katulad ng SSS, PhilHealth o kaya Pag-ibig. Kanina po sa opening salvo, narinig po natin na ang kanila pong isinasangkalan ay yung kanila pong mga kawani, mga manggagawa. Ang Kongreso pong ito ay nakikidalamhati. Nalulungkot din po. Bakit naman po hindi?
Kung pwede po nating ipaghalimbawa, sandali lamang po ang ABS-CBN sa isang jeepney driver. Alam po niya na wala siyang prangkisa. Nagsakay po siya ng napakaraming pasahero. Yung mga pasahero naman po, bago sumakay doon, hindi naman niya tatanungin sa driver, "Mamang driver, mamang chauffeur, kayo po ba ay may prangkisa? Yung rota po ba ninyo, pinapayagan yan?" Wala pong nagtatanong na ganun kasi mabilisan eh, pare-pareho pong nagmamadali. Eh, nung pong masita siya ng LTFRB, gagamitin po ba nung driver na yon o nung taxi driver na yon o yung bus operator na yon? Kawawa naman po yung pasahero namin kung patitigilin mo ngayon. Meron pong pupunta sa ospital, meron pong pupunta sa trabaho, meron pong pupunta sa eskwela. Napakarami pong gawain itong mga taong ito. Ito po ba ang ibibigay po ninyong halimbawa? Hindi po ba dapat kayo muna ang kauna-unahan na nag-isip ng kapakanan nila? Ilagay ninyo sa magandang kalagayan ang pagpapatupad ng prangkisa ninyo at wala pong malalagay sa alanganin. Huwag po ninyong isasangkalan ngayon ang inyong mga manggagawa at kani-kanilang pamilya. Hindi po ganun. Sasagutin po ninyong aligasyon na ito, hindi po sa pamamagitan ng emotional appeal. If this indeed the true house of the people, the Committee on Legislative Franchises must side with the poor workers of ABS-CBN in denying its franchise, justice to them will be finally served, although ironically, this will also entail some sacrifice on their part. Kasunod natong panag-uban din mo sa Tikdol, Bisaya.